Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga kakinosis. This is our Gospel Reflection for today, 19th Sunday in Ordinary Time. And today, we are celebrating St. John Mary Vianney Sunday. And you know, St. John Mary Vianney is the patron saint of the priests. Although we have celebrated already last August 4, his feast. But the closest Sunday is a day to pray for all our priests. And so, I'm humbly asking all of you, my dear viewers, please pray for all of us priests. Human as we are, vulnerable as we are, we need your prayers. And of course, the grace of God. And for our gospel for today, mula po ito kay St. Luke chapter 12 verses 32 to 48. And the story is all about the parable of the faithful servant. At ayon po sa istorya, sabi ni Jesus, mapalad ang alagad na matatagpuan, ito'y nagbabantay. Dumating man ang may-ari ng bahay ng madaling araw o gabi na, at kung siya ay matatagpo ang gising at nagbabantay, mapalad siya. At kung siya naman ay aabusuhin niya ito, samantalang iniisip niya, hindi pa naman darating ang aking amo at pinagmalupitan na niya ang iba pa niyang makasamahan, pagdating ng amo niya, siguradong parurusahan siya. Mga kapatid, the challenge of our gospel for today is very clear. Let us be faithful and prudent servant. Lahat naman po tayo ay mga alagad ng Diyos. Lahat naman po tayo ay lingkod ng Diyos. Sabi nga, lahat tayo ay mga aliping walang kabuluhan. Ginagawa lamang natin kung ano yung inaasahan sa atin. Pero sa pagninilay natin sa mabuting balita, tandaan natin, iisa ang ating pinaglilingkuran. Ito'y walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi ang ating sarili, hindi ang sino pamang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. I always tell this to our church workers, particularly when I was still in Batangas. Dahil ko pong sinasabi sa kanila, hindi yung kapag nagpalit ang pare, mawawala ka na din. Because you don't serve the priest, you serve Jesus alone. No matter how difficult life is, tatandaan palagi natin ang katuwang natin sa lahat ng ginagawa natin ay walang iba kung hindi ang Diyos. At tatandaan po natin ito. This is not our mission. This is the mission of Jesus Christ. Kapag ka po inisip natin, napakahirap naman na maglingkod sa simbahan, hindi ko kaya, mahina ako, wala akong kakayahan. Well, baka nga, pero tatandaan natin, the Lord is always giving us the grace. The Lord will always sustain us. Well, anong hihilingin na lamang sa atin? Eh di, maging tapat tayo. Maging mapagkakatiwalaan tayong lingkod ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung sinasabi sa mabuting balita. Kung ang paglilingkuran nga natin ay kayamanan, aba, hindi na nga siguro tayo karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Kaya sabi sa mabuting balita sa unang bahagi, where your treasure is, there your heart will also be. Sa paglilingkod po natin sa simbahan, ano ba yung treasure na natagpuan natin dito? Hindi ka naman yayaman sa paglilingkod mo, alam ko, alam nyo yan. Sa paglilingkod natin sa simbahan, tayo pa nga ang magbibigay, tayo pa nga ang mawawalan, tayo pa nga ang magbibitaw. Ang mga lingkod ng simbahan na tunay, hindi sila yung pakabig. Laging dapat tayo pa nga ang magbibigay. Bakit? Kasi alam natin, ang kayamanan natin ay hindi sa lupang ito. Ang kayamanan natin ay doon sa langit. Sapat na sa atin na tayo nakapaglingkod na hindi binabayaran. Sapat na sa atin na tayo nakapaglingkod kahit na tayo nahihirapan. Sapat na sa atin na tayo nakapaglingkod kahit na alam naman natin na wala tayong mapapala. But we believe that heaven will be our greatest reward. And so, samantalang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, nawa ay magsumikap tayo sa mamunting pamamaraan na ating alam at makakayanan natin na tayo ay maglingkod ng tao sa puso. Hindi tayo naglilingkod dahil sa isang tao. Hindi tayo naglilingkod dahil sa kayamanang tatanggapin. Hindi tayo naglilingkod dahil sa kung anumang remuneration na tatanggapin. Hindi tayo naglilingkod dahil sa kung ano pamang mga bagay na inaasahan nating ibabalik sa atin. And that separates a true servant of the Lord from those what we call
mga bayarang lingkod. Because we serve, not for anything else, but because we serve to glorify God. Let us always be faithful and prudent servant. Faithful, mananatili tayong naghihintay. Prudent, we only do what is expected from us, not to promote ourselves, but to promote solely the will of God. Pagpalain po kayo ng Diyos at sa mga lingkod ng simbahan, salamat po sa inyong tapat na paglilingkod, and you also continue to pray for us, your priest. May we be a good model for all of you as we continue to serve our only one master, Jesus Christ. Amen.